mga ginigil kong mga kapatid, mga masugid na taga-subaybay ng live streaming ng ating social media accounts, YouTube, Facebook, at iba't ibang social media. Binabati ko kayo ng isang maligaya at masayang kapistahan ng Corpus Christi. Magandang umaga sa inyong lahat. Hello? Wala kayong buhay. Kapistahan ng Corpus Christi, katawan ni Jesus. Oo, buhay na katawan ni Jesus. Katawan at dugo, kabanalan at katauhan ni Jesus. Ang Eucharistia, kapistahan ngayon ng katawan ni Jesus, dugo ni Jesus. Ito ang sagisag ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Dito pinagtibay ang tipanan ng Diyos sa tao. Kaya makikita natin sa mga pagbasa, sa lumang tipan ang inihahanda ng mga tao para sambahin ang Diyos, pagtibayan ang tipanan ng Diyos sa tao. Ha? Kumukuha ng hayop, kinakatay, kinukuha ang dugo, winiwisik sa altar, at pagkatapos wisikan ng dugo, ng hayop, na kinatay ang altar na pag-aalayan, gumagawa sila ng apoy. At ang hayop na kinatay, iaalay doon. Ito, dito pinagtibay ng Diyos ang tipanan niya sa mga Israelita. Ito ginagawa sa lumang tipan, sa Antigo Testamento. Nung pumasok ang Bagong Testamento sa kapanahon ni Jesus, hindi na hayop ang inialay. Si Kristo mismo ang inialay. Siya ang nag-alay, siya ang inialay. Parang isang coin, agila tao, iisa lang ang coin, magkabilaan, agila tao. Ito ang ginawa ni Jesus sa krus sa Monte Calvario. Ito ang pagpapatibay ng tipanan ng Diyos sa tao na mamahalin niya kailanman ang tao. At ito ang pangako ng Diyos. At sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinapanibago, sinasariwa itong tipanang ito ng Diyos at tao. Kaya ang Eucharistia ang siyang iniwan ni Jesus na alaala na sa tuwing tayo nagdiriwang ng banal na Eucharistia, pinapangyari natin, ginaganap muli natin ang nangyari 2,000 anyos ang nakalipas doon sa Kalbaryo, na kung saan inialay ni Jesus ang kanyang katawan, dugo at buhay para tayo sagipin, iligtas sa pagkakalipin sa kasalanan. Ito ang Eucharistia, alaala ng Panginoong Jesus sa atin. Ang mga tao ngayon, abala sa mga kung ano-ano, lalo na Linggo, araw ng Panginoon, araw ng pamilya. Lumalabas sila, kumakain, nagde-date, nagbabanding, nagpa-fellowship. Para ano? Pagtibayin ang ugnayan na malalim ng pamilya, ng mga magkakaibigan. Weekend, yan. Sa atin bilang mga Kristiyano, pinagtitibay natin muli ang ating ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pagsimba, pagsamba. Ito ang nangyayari sa misa. Kaya nga, kung tayo nakikinig, katulad ng mga Israelita, sasabihin natin, nasusundin natin, ang lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Ayan, susundin namin, tatalima kami, susunod kami. Bakit? Kami ay ugnay sa Diyos na lumikha, nagligtas at nagpapabanal. Yun ang Santissima Trinidad. Kaya mga kapatid, sa tuwing tayo nagsisimba, tayo ay nakikiugnay sa Ama, Anak at Espiritu Santo. At ito ang ating paraan para tayo ay laging nakaugnay sa Kanila, para hindi tayo mawalay sa Kanya. Kaya sa Santa Misa, tayong lahat ay nagtatalaga ng ating kamalayan, kaisipan, kalooban, kaluluwa sa Misa. At nagdiriwang tayo ng Misa, hindi lamang tayo naririto. Ang hukbong sandatahan ng kalangitan, ang mga angeles, serapines, martires, mga santo at santa, kasama natin sa pagdiriwang ng Santa Misa. Kaya hindi tayo nag-iisa.
Lahat tayo, we are in chorus, worshiping the Lord. Banal, banal, banal na Diyos. Banal na makapangyarihan, banal na walang hanggan. Sumasamba tayo sa kanila. Sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa Santa Misa. Yan. Kaya ang Misa ay napaka makabatiran. Sabi sa libro, sa sulat sa mga taga-Hebreo, there is no remission of sin without shedding of blood. Kaya kailangan magdanak ng dugo. Kaya nga, nasimula ito doon sa lumang tipan. Pero sa bagong tipan, si Jesus na mismo ang nag-alay ng dugo ng buhay para ito pagtibayin, para tayo ay iligtas. Once and for all, niligtas na tayo ng Panginoon. Kaya sa ating buhay pananampalataya, napakahalaga ang Misa. Ang Misa ay pagkain ng kaluluwa, pagkain ng ating pananampalataya na tumibay, tumatag, na tayong lahat ay inaanyayahan na makaangkla sa Diyos na buhay, kay Jesus na tagapagligtas. Yan ang Misa. Ang mga tao mahilig kumain, umagat, tanghalian, hapunan, may merienda pa. Eh ang Misa, pagkain din ng kaluluwa. Lahat kayo, kailangan ng pera. Gusto niyo ng pera? Sino ang gusto ng pera? Itaas ng kamay. Pera! P-E-A-R-A, pera! Kung nais na magka-pera, gawin niyo itong pera. Prayer, oxygen of the soul. Magdasal ng taimtim, year of prayer ngayon. Pangalawa, prayer, pangalawa, Eucharist. Eucharistia, magsimba, linggo-linggo. Yung mga retirees, araw-araw magsimba kayo. Nung panahon ng pandemya, nawala ng Misa, pakana ng demonyo. Ayaw pagsimbahin ng demonyo ang mga tao. Bakit? Takot ang demonyo sa Misa. Sapat ang Misa, ang siyang paraan ni Jesus, pagtagumpayanan, ang kamatayan, ang kadiliman, at ang kasalanan. Kaya ang demonyo, hinayaan niya na walang Misa sa pandemya. Pero ngayon, bumalik na. Bumawi tayo. Magsimba. Ayan. R. Rosary. Chaplet of Mercy. Reparation sa mga kakulangan natin. Magdasal ang pamilya. Gabi-gabi. Araw-araw. Magkaroon ng prayer warrior. Oo. Parang tao, kayo, ang pamilya, ang pamayanan, ay magkaroon ng proteksyon. Magkaroon ng prayer warrior brigade. Ayan. At ang pangat-apat, adoration. Adoration. Eucharistic adoration. Na kung saan sinasamba natin ang Panginoong Jesus. Walang poknat, walang tigil, walang hinto, walang humpay. Tuloy-tuloy ang pagsamba. Banal na Diyos. Banal na makapangyarihan. Banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong San Sinokob. Ito ang ginagawa ng mga angeles sa harap ng trono ng Diyos. Nagdadasal. Walang hinto. 24 oras. Ito ang nagaganap sa Eucharistic Adoration. Ang ating kapilya ng Perpetual Eucharistic Adoration ay malapit na matapos. Sana, bago magpiesta, matapos na yan. Sapagkat sabay-sabay tayo magsasamba ng tahimik, ng taimpim, sa Santissimo Sacramento, sa altar, ang Eucharistia, katawan at dugo, kabanalan at katauhan ni Jesus, na siyang nagdudulot sa atin ng kagalingan, ng kaganapan ng buhay. Sa tuwing tayo nakaharap sa Blessed Sacrament Adoration, tayo ay nagkakaroon ng milagro. Hinihigop niya, inaabsorb niya ang lahat ng mga problema sa atin. Attitude, character, behavior, mga bisyo, ang lahat ng mga addicto, addicta, nawawalan ng power ang kanilang mga addiction kung tayo nagbababad sa Adoration Chapel. Yun ang pera. Ginawa niyo yan, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen. Mahina. Yung mga ministro ng komunyon, walang sigla. Kayo pa naman ang promotor ng adoration. Kayo ang promotor ng komunyon. Komunyon, common union. Makikipagniig kay Jesus, katawan at dugo, kabanalan at katauhan. Yan ang nangyayari sa Misa. Kaya kailangan bukas pala at bukas loob tayo. Salubungin ang mga mihoras na nagmumula sa langit, na binubuhos sa atin, siksikliglig at nag-uumapaw. Amen. Viva el Señor po Nazareno. Mabuhay ang po Nazareno. Palakpakan ang po Nazareno.